AI, artificial intelligence, ikabisado nyo na ho dahil yan ang susunod na magpapabago ng ating buhay at pamumuhay. Ginagamit na nga lang ng mga nanluloko. Pero sa mga hindi, pinagkakakitaan naman ngayon ng limpak-limpak. Ang trip ng TikTokerist na ito, magsuot ng face mask na butas at saka bigla-bigla na lang magtatatahol. Sa jeep man yan. Eskwelahan. Kahit pa habang nagbabantay sa tindahan. Pabili nga. Ay, typing! Pero kung akala nyo, wala itong kawawaan. Paano kung sabihin namin sa inyo na dahil lang sa paggaya niya sa galaw ng aso, kumikita na siya ngayon ng limpak-limpak. Antipolo Rizal siya, ang senior high school student na si Taipeng o Mark Adrian sa totoong buhay. Nag-i-swipe lang din ako sa TikTok mismo. Naisipan ko, gumawa din ako na sarili kong AI live na gamit tong suot kong trademark na fake mask. Wala akong alam na sumasahod pala dun sa TikTok. Hey, what's up guys? Welcome to my life! Ang mga regalo kasi na isinisend ng kanyang live viewers. Park. Kailangan niyang i-act out at meron itong katumbas na salapi. Dapat yung followers mo is 1K para makapag-live ka sa TikTok. Pwede ko mag-add goal. Yung convert ng rose is 1 coins, 1 diamond siya. Tapos yung mga tagpipiso is rose, GG, ice cream, power hug, chocolate, par, coffee, and TikTok. Ito yung corgi, ito. Ayan. 299 coins. Pwede mo siyang gawing goal na 5 o kaya 10. Ayan. Lahat ng coins. Dito makikita kung ilang pesos. Mawi-withdraw mo siya gamit yung bank account. Kung fire at chocolate, nakakakuha si Taipeng ng 1 coin. Tig 10 coins naman kung heart. Pero ang goal daw talaga ni Taipeng, ang layon. Dahil mabibigyan siya rito ng instant 34,000 coins na ang katumbas instant 20,000 pesos. Ginanahan talaga ako ng binibigyan talaga ako ng maraming gift. Nung tipong nahawakan mo na yung pera, sobra bumawi yung lakas ko dun. Pero ang pinakapatok daw sa kanyang ipagawa. Ginawa ko sarili kong aso. Baga parang tumatawal ako. Ginagawa na to in other countries. Ang tawag sa kanya NPC, non-player character, live. Yung mismong AI live itself, tao yan talaga. As in, kumikilos lang sila na parang non-player character. And gagawa ka lang ng gimmick. The better your gimmick, the more people will give you rewards. 2, 4, 6, 8, 10! Dahil maraming naaliw, umabot sa puntong sumasakit na ang katawan ni Taipeng. Hanggang siya mismo ang tumatanggi sa ipinapadala sa kanyang coins. 2, 4, 6, 8, 10! 2, 4, 6, 8, 10! Stop the dumbbell, CJ! Nakakapagod talaga. Kadalasan, nakakadalawang damit talaga akong palit. Basang-basa talaga. 2, 4, 6, 8, 10! 2, 4, 6, 8, 10! Lahat ng ito, tinitiis daw ni Taipeng para maipagamot ang kanyang inang may sakit sa puso. Naaawa din ako sa kanya. Pag nakikita ko siya, nak, pahinga ka na, tulog ka na. Siyempre, iniisip ko rin naman yung kalusugan niya. Si mama lang yung pinakasandigang tumatayo ng magulang sa amin. Pinag-aaral niya kami apat, sabay-sabay yun. Dahilan na bakit gusto ko tumulong sa family ko. Sa halos gabi-gabing ginagawa niya ito, napaayos na raw ni Taipeng ang kanilang bahay. Yan, ginawang ganyan yan. Tapos naglagay rin ng mga ganito-ganito. Para lagaan ng mga item. Ayan, itong mga dingding na to. Ayan, lahat yan. Lahat ng dingding na yan. Pinaayos ko yan. Dati wala kaming higaan na double deck. At higit sa lahat, napapatignan na niya sa doktor at nabibilhan ng gamot ang kanyang ina. Siya na po yung tumatayong breadwinner. Napakabuti talaga ng Diyos kasi binigay niya sa akin si Adrian. Siya pala yung nagbibigay sa akin ngayon ng ginhawa. At habang nagla-live siya kasama ang team, si Taipeng, oh my God! Oh my God! What? Nakatanggap ng hindi lang isang layon. Oh my God! Dalawa! Dalawa! Pati na rin ang pinakamataas na gift. Oh my God! What? Ang
TikTok universe. TikTok universe! Ang saya! Ang saya! Kasi natutulungan ko na yung si Ma. Para sa pag-aaral ko to din. Sa anong ay nga, yun sa kapatid ko nga. Pinag-aaral ko na rin siya. Eh gusto nyo bang kumita kahit habang natutulog lang? Normal range pa siguro sa 30 to 50 po. Huwag munang matulog dahil gigisingin namin ang inyong diwa sa istorya nang nakilala namin kumikita ng malaking pera kahit natutulog lang. Pag sumagad ako na sa almost 100k a month. Susunod na! Sa mga nangangarap namang kumita kahit tulog, siya ang lodi nyo. Sa pag-Facebook live lang kasi ng kanyang pagtulog, aba, kumikita siya ng libo-libo. Naol, may ganito karaming viewers. Good night po, sleep well. Minsan, nakapantulog, pero madalas, naka-superhero costume habang paiba-iba ng posisyon sa higaan. Madalas din siyang nakuha ng naghihilik. Siya, si Marnie, mula Cavite City. Nitong Webes, si Marnie, all set na for live tulog. Taong 2020, nung naisipan daw ni Marnie na i-live ang kanyang pagtulog. I have a live-in partner for almost 5 years po. Kasama yung anak namin. Naghiwalay pala kami noon, and then gusto ko labanan yung depression and anxiety ko noon. And gusto ko pakita na nakakatulog ako na maayos. Tinry ko lang mag-live, and then hindi ko in-expect na magba-viral siya. After ng first live video, umabot to almost 2 million views sa Facebook. Naisipan din niyang matulog sa ibang lugar nang naka-costume. Pero dahil may curfew pa noon, si Marnie, nakalaboso tuloy. Yung pulis na yung gumising sa akin, kabado-kabado kasi kung gusto mo ba sa loob ka ng presinto mag-live, sa ako ng Diyos, winarningan, and then pinagbigyan, pag umulit pa, sa loob na talagang magla-live. Sa trip niyang ito, meron ding hindi makasakay. Puro katulong, magtrabaho ka naman, wala ka bang trabaho. Ang hindi nila alam, siguradong magigising ang kanilang diwa kapag nalaman nila na ang buwan ang kinikita ni Marnie sa pagtulog. Normal range pa siguro sa 30 to 50 po. Pag sumagad ako na sa almost 100k a month po. Kaya nag-resign na siya sa kanyang trabaho sa isang shipping company para mag full-time sa paggawa ng content. Mas marami na akong time sa pamilya ko. Napagawa ko yung buong kwarto ko. Yung kisame namin is mga tarpaulin na po. Nakapag-invest ako ng gaming rig ko for streaming ko and then yung phone ko po. Ito kasi mga content na ito, very interesting siya. So parang relaxing din siya in a way na hindi mo kailangang mag-isip. So maaring libangan din siya. Definitely yung pro ng pagiging content creator, hawak mo yung oras mo, and you have that freedom to express yourself. I think it's good in a way na you have a platform to express yourself. And it boosts your self-confidence. Yung nakikita kong con yan, may tendency ka na mag-please ng other people. You can be a slave to the comments, to the likes, to the engagement of your audience. Sa panahon ngayon, bawal sa mga content creator ang tutulog-tulog sa pansitan. Pabangisan ng pag-iisip ng pakulo na kakagatin ng publiko. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.